Igan, sumiklab ang sunog sa barangay E. Rodriguez, Quezon City ngayong gabi. Ayon sa mga otoridad, posible na mugla ang apoy sa naiwang niluluto. At saksila, si Darlene Kai. Darlene? Igan, Pia, matapos ang tatlong oras, tuluyan ang naapula ang apoy dito sa Annapolis Street, Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Halos 50 pamilya ang magpapasko ng walang tirahan. Nilamon ng malaking apoy ang higit 15 bahay sa Annapolis Street, Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Alas 7:30 ng gabi nagsimula ang sunog. Mabilis kumalat at lumaki ang apoy dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay. Sa bilis ng mga pangyayari, wala nang nagawa ang pamilya ni Ednalyn kung hindi mabilis ang lumikas. Naalaman na lang ng magulang ko. Ang lakas na ng apoy sa bubong namin eh. Lahat ng bahay namin, wala kami na nakuha, natumpok lahat. Kahit damit, wala na rin nabitbit ang pamilya ni Eduardo na 50 taon ang nakatira rito. Mabilis ang pagkakaalan ng apoy. Lumakas. Ayun, nagbabaan na lang kami. Wala na kaming naisalba. Naging pahirapan ang pagresponde sa sunog. Yung traffic, unang-una. And then, yung pangalawa, kita mo naman itong kalsada, di ba? Ginagamit ito ng thoroughfares ng mga sasakyan. May mga tricycle pa rito. So, yung fire truck natin, mahihirapan sa traffic pa galing dyan sa may pinagkaisa na fire station. Yung pinakamalapit eh. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy. Pero base sa nakalap na impormasyon ng mga otoridad, posibleng nagmula ang apoy sa naiwang niluluto. Wala pang isang oras, na control na rin ang mga bumbero ang apoy na umabot sa ikalawang alarma. Halos 50 pamilya ang nawala ng tirahan. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Paalala naman ng mga otoridad, lalo na ngayong holiday season, maging maingat sa pagluluto. Para sa mga kababayan natin, once magluluto tayo, huwag po natin iwanan ang niluluto natin. Kasi yan talaga ang mga causes ng pagkasunog. Igan, Pia, yung ilan sa mga nasunugang pamilya ay mananatili muna sa evacuation center na itinalaga ng barangay at pati na rin sa kalapit na simbahan. Live mula rito sa Quezon City, ako po si Darlene Kai ng GMA Integrated News. Ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.